First, after kay Rhea, ito na tayo kay Batin. Hi! So, do you have experience with paranormal or? Many times. The worst part, the worst one. Hala, gino ko. Uy, paranormal. Paranormal. Uy, isa pa. Sign. Kulbahan kay ko. Condolences. Thank you so much sa lahat-lahat po. Kanji J.M., Divan, Batin, Kim, and Rhea Pellinia, Doc Macrod. At sa iba sa ano pa sa lahat. Huy na! Asa man ka? Agli kayo bro, sa kayo maulaw mo na siya. Ayan, mama ni Oyong. Biko and Candy and Barang. Yes, dapat may barahan di ba sa patay. Pero hindi naman. Ano yan? Balasa-balasa lang tayo. Ano lalaroin nyo? Ha? Anong lalaroin nyo? Onggay-onggay. Monkey-monkey. Tara yun. Hi. Ginoko, ipangbutan mo na. Ginoko, dagat pa kaayon yung mga foods. Yes, go lang. Ma'am, while eating Oishi, Oishi yan, di ba? Yes. What is Oishi in English? Oishi is delicious. Because Oishi is a Japanese term for delicious. Masarap or delicious. Wow. So, habang kumakain ka, can I ask you something? Ano yun? Do you have paranormal experiences? Meron. Ano, pwede bang ikwento mo kahit short lang? Bakit ano nangyari? Ano, before, nung mga college pa ako, Saan yan na area? Sa siyudad talaga, sa Cagayan de Oro City. Kasi doon ako nag-stay. Kasi nag-aaral ako, nag-working student ako noon. First time namin tumira sa malaking bahay bago kakatapos lang talaga sa paggawa. Tapos? First day namin doon, pagkagabi noon, doon ko na-experience. Kasi yung likod ng bahay nila, ma, ang laki ng mga puno. Like, ang daming akasya doon, ma. Yun yung mga akasya, yung mga balite, yan yung tinitirahan talaga, di ba? Nahiga ako doon sa maids. Room. Hindi ako mag-isa lang, sabi ni ate, yung ano amo ko. Sabi niya, yang, doon tayo sa ano matulog, yang, sa taas lahat. Kasi first night namin, doon kami daw lahat. Sabi ko, dito na lang ako ate, kasi ganun sa, naman. Sa maid's room, gusto mo, doon ka lang. Kahit ikaw lang mag-isa. First night nga, nakakatakot, diba? Oo. So yung ginawa ko, nahiga na ako. Wala pa kaming kama. Nasa side lang. Pag-iga ko mga, siguro mga 11 na yun. Yung kumot, as in, nilagay ko sa lahat ng katawan ko, inipit ko pa sa umut. Para? Para wala talaga yung umut. Parang takotin ako. Oo, as in. Tapos, na-feel ko mang, as in, may humihila sa kumot. Tapos nilak ko naman yung mga pintana. Pintana, pinto. Pintana, as in, naka-drinks, balang ganyan. Ah, parang ganyan. Parang makakapasok talaga. Pinto lock, double lock, wala ang kakapasok mga as in. As in, mga dalawang beses nila yung kumot, mga gabi, yung katawan, yung mga balibo sa katawan. As yung ginawa ko, nagdapsal ako hanggang sa nawala, hanggang nakatulog ako. Tapos sa takot? Sa takot. Tapos yun yung experience ko na super talaga na masasabi ko na meron talaga nag-i-exist talaga sila. Yung mga paranormal. Pero hindi ka nakakita so far? Hindi ako nakakita. Nakaka-feel ako. Minsan nakifeel ko tumataas na lang bigla yung balibo ko. Parang iba yung aura ng kwarto, yung lugar, ang gano'n. So, hindi ka nakakakita pero nakaka-feel ka. That's your ano. Hindi ba talaga ako nakakita kahit isang beses? Kahit nung bata ayokong, ka pa? Ayokong ma-ano yung experience. Nakatakot mo. Nakakatakot kaya. Commercial muna tayo from a week. Natatakot na rin ako, uwi pa tayo. Kaya ang laki pa naman ang bahay dito nila sa Alliance. Oo, ang laki pa dito. Tapos wala masyado yung may-ari na sa ano, Japan. Jigjig naman ganyan. Oo, mamaya. Nag-chika pa siya. Ako naman is nung anong tawag na nagpalina sa Tagalog? Pausong parang na
Tamray. Ano tawag? Basta yung nagpalina sa Bisaya. Hindi pa alam mo ng Tagalog na nagpalina. Nagpalina gali. Wala, nag-vlog. Palina, basta yung nagpausok. Ha? Pausok nga. Insenso. Basta nagpausok sa bahay na nilalagyan ng mga incenso, mga insenso, yung ano pa nilalagay doon? Pera. Insenso, kamanyan. Ano pa? Meron din sa iba din mga baabay amoy para mawala yung mga bad spirit. Ayaw nila ng mabahay. Yes, ginawa namin yan sa bahay dati. And hindi ako nakauwi nun galing sa school, so ang ginawa nila, so nagpausok na sila. So yung tatay ko lang yung nasa loob ng bahay, umiikot-ikot sa pinapausokan niya yung bahay. So habang umiikot siya, nung papunta na siya sa kwarto ko, nakita niya akong pumasok. So sabi niya, huwag ka munang pumasok kasi nagpapausok nga, di ba? Baka hindi ka makahinga dyan. So mamaya ka muna pumasok. So, tinapos niya yung pagpasausok-usok sa bahay. Hanggang paglabas niya, nakarating ko lang galing sa school. Kakarating ko lang sa eskwelahan. Tapos sabi niya, di ba pumasok ka na sa kwarto? Sabi ko, kakarating ko lang kasi galing lang akong school. Tapos sabi niya, nakita daw niya ako pumasok sa kwarto. Ipapunta akong kwarto kayo, magbibihis nga. Sila yung kaya tawag na? Hindi ko alam ng tawag. Doppelganger. Ang ginawa ko pagpasok ko, wala mo kinausap ko na lang na kung andito ka man, wag mo na lang akong, ano tawag mo? Gambalain. Oo. Tsaka mabait naman tayo, di ba, sa bahay. So, it's okay. Pero, hindi naman ako masyadong natakot kasi hindi ako nakakita, di ba? Siyempre siya yung nakakita, di ba? Ikaw lang yung ginaya niya. Kaya siyempre natakot siya. Ginaya niya ako. Basta wala daw expression yung mukha. Hindi naman sumagot. Hindi sumagot. Bumasok lang tapos wala expression nga daw ng mukha. Parang playing poker face pa kumbaga. Tapos bumasok sa party. Kasi mausok, di ba? Hindi mo masyadong maano. So, tinanong ko. Ako daw, pero ang ano noon is kakaputo lang yung puno ng mangga sa labas namin. So ang theory nila is lumipat na sa bahay namin yung mga nakatira doon ng mga elemento doon sa mangga. Pero hindi naman ako natatakot sa bahay kahit sa gabi lumalabas na ako madaling araw. Hindi ako natatakot. Sila yung kapatid ko. Yung kapatid ko, takot sila sa bahay. Malaki yung bahay namin, di ba? Hindi naman. Hindi ako natatakot. Ako hindi ako natatakot. Hindi ko lang talaga makita. Pero kung nakita mo na... Minsan na-feel naman natin, pero... Nakatry ka na ba nakakita na parang sila ni Ivan? Hindi. Gosh, makakatakot siya, guys. Lalo na pagtumingin sa mata niyo. Saan yan? Dun pa din. Sa inyo, Gafin? Galing din sa kahoy, Gafin. Parang ganun kasi yung isang maid din nakasama. Ang palagi siya. Meron palagi siya sumusunod sa kanya na... Ayun na nga. Meron nakatira sa akasya. Parang ganun. Timing. Ano ben? Parang nagugustuhan siya. Parang bet siya sa mga ganun. As in, nakakatakot na experience ko talaga siya. Pag nanasa niyo ba siya, tapos tumingin siya sa mukha, sa mata ko talaga, sa eye contact talaga kami. So, ganun siya, parang siya nakalatay, pero ganun yung mata siya sa akin. Gabi, as in, super. Patakot naman yun. Parang ako albularyo nung time na yun. Ganun ako ng asin, mga walis, kinagalong-galong ko sa ano niya. Parang kinakaya ko yung takot. Inasan! Doon na ako talaga natakot. Yung tumingin siya sa mata ko. As in, grabe, hindi ko nakaya. Tumakbo ako pataas. Paano naman yung nawala sa ano niya? Yung sanib? Ano, yung sabi kasi nila, pag yung tao na sa nimban, hindi niya nakikilala yung mga tao na nasa paligid niya. Kagaya sa akin, tatawagin lang niya ako ate, pero hindi niya sasambitin yung pangalan ko talaga, parang ganun lang. Tapos nung time na parang okay na, nasambit na yung mga pangalan namin, doon namin nasabi so, nawala na. Parang wala niya. Pero puno na yung side. Doon na tawin kayo, buhay niya yun. Nasa tapos.
Takot tuloy akong umuwi. Ano kasi guys, yung daan yung ibang kalahin yung daan. Palayan pa na lagi na ano siya, malaki sa bahay kaya nasa tango siya. Okay lang yun. Ano na sang? Isasamahan mo pa naman ako. Dulog tayo eh. Ikaw yung mabalik na lang. Hala, ngayon ako. Ano naman si Bating? Saan naman kayong dalawa? After kay Rhea, ito naman tayo kay Bating. Hi! So, do you have experience with paranormal or? Many times. The worst part, the worst one. Hala, ginoko! Uy, paranormal! Paranormal ko eh, isa pa! Sign! Kulban kay ko. Sign! Imong gisugot ko, nakabantuloy ako. Guys, na off yung ilaw, pangalawang beses. May mga bata dyan, nag-ano lang. Ayun o. Hoy, ito man eh! Isa pa! Paranormal eh, ha! Parisitamol! Dino, parisitamol, dito paranormal. Ayan yung worst. Guys, tas pag-review nila ng video na ito mamaya, makikita. Bigat share mo yung pinaka worst na experience sa as a paranormal or mga nakakatakot na experience. Wala takot si Diva sa akin. Doon sa bahay. Sa bahay niyo ngayon? Oh, doon siya na tumitira na. Oh, doon siya nakatira. Pinangalanan niyo ba siya? Hindi, ex. May iba kasi di ba pinapangalanan nila? Kasi yung part na yun, isa tutulog ako, alam, tanghali yun. Tanghali, tapos? Tanghaling tapa, tapos, yung, kanang gibangungot, ginangungot ako. Ko. Na, inano yung legs ko, ginan yun ba? Akala ko ano? Yung, inano yung legs ko, ginan yun ba? Ano tawag ng kumot? Kumot niya akong paa, tapos, pinisil niya yung paa ako, yung legs ko, tapos nakatingin siya sa akin. Sa panaginip mo yan? Oo. Tapos... Ano yung tsura niya? Pwede mo ba i-describe? Para lalaki, maputi, malaki mata, matangkad. Ano sunod niya? Naka-yellow siya, tapos naka-maong. O parang barong na yellow? Hindi, yung polo shirt. Polo shirt na yellow? Yes, polo shirt na yellow, tapos... Sabi ko sa kanya nga, huwag mo akong anuin, gano'n, kasi susunod kita sa mother ko, gano'n. Tapos? Hindi pa ako naririnig. Kasi sa mind ko lang yung sinasabi, pero... Sa mind ko lang sinasabi. Nakamunin ako galing. Tapos hindi pala ako naririnig kasi walang nakakaano sa bibig ko. Tapos, pagka umagahan, hindi ko lang yun sinabi sa mother ko kasi baka ano ko lang guni-guni, ganun. Panaginip nga lang. Oo, hindi ko sinabi sa kanya. And then, yung ate ko, yung nasa Manila, yung nakatira kang Brenda nung mga last few weeks, siya din, natulog siya, tapos ginanon daw siya nung lalaki. Tiningnan mo? Oo, tiningnan siya, nakatayo, tapos nandiga yung ate ko, ganun, tapos yung lalaki, nakaganan sa kanya, nakatitig. Yun pa rin yung naka-yellow? Oo, yun pa rin siya, pero hindi siya naka-yellow, nakabarong na siya, maitim. Sa kanya na part? Oo, sa kanya na part, tapos pagka umagahan din doon, another day na din, kumakain kami tatlo ng mother ko, tapos sabi niya, Nay, nung isang gabi ba? Napanaginipan. Hindi napanaginipan. Nakita kasi ko. Nakakakita siya. Ah, yung si ate? Oo, yung ate ko nakakakita siya ng paranormal tayo. Nakakita siya ng bata, nakakita siya ng may duguan, nakakita siya ng agta, yung malaki yung mata na pula, na maitim, nakakita tapos, siya. Oo. Tapos sabi niya... Tapos kumakain kayo, in-open up niya. Oo, sabi niya na... Nay, may naka sa akin ba, nakatitig habang humihiga ako. Hindi panaginip. Hindi panaginip. Totoo yun. Totoo yun kasi naka-cellphone siya. Tapos ginanyan niya, nakaganyan siya. Hindi na siya bumalik. Ay, bumalik tingin. Ulit,
Kasi baka mahalata na siya na nakakita siya. So balik siya sa cellphone niya, gano'n. Tapos balik siya niya, andyan pa rin yung paan niya. Hindi talaga umalis, balik naman siya ganyan. Tapos binabaliwala lang niya. And then, sabi na naman niya na mala mataas. Yung pag-explain niya, tapos yung nakita ko, same lang. So, tapos sabi ko sa ate ko na, tapos sabi ko, parang pareho tayong nakita kasi nabungutan ko, tapos siya, ganyan din yung hitsura niya. Tapos sabi ng mother ko, parang si Daniel Matsunaga, kaming dalawa nagtitigan, parang ganun nga. Daniel Matsunaga talaga? Oo, feeling nga nakakuan, babarog niya. Ganyan yung tindig niya, nung lalaki. Tapos sabi din, ganun, parang mo alam na yun. Ex ko yan. Nagpakamatay dahil pumunta ko ng Maynila. So nandun siya sa inyo? Oo, nandun siya sa bahay. Pero hindi siya tumitira dyan. Bawal ang lalaki sa bahay. Bawal lang ang lalaki sa bahay. Puro kami babae dyan. Pag may lalaki, parang may way siya na. Paparamdam siya pag may lalaki. Nagagalit siya pag may lalaki. Oo. Bawal. Parang hindi siya gusto na may lalaki sa bahay. So, love na love talaga niya si nanay. Parang, kasi, binabantayan niya si nanay mo. Parang gano'n. Oo, binabantayan niya. Pero, okay lang yun. Hindi naman siya masama. Hindi naman siya nagaano. Hindi. Parang napapakita. Pero yung ate ko, grabe yun. Grabe yung third eye nun. Yung si ate talaga. Wala siyang nakita. Wala siyang na-share about sa'yo kina Brenda. Marami dun. Hindi siya nag-open up. Kasi dun kina Brenda dati may bata. Kasi kapag i-open up niya dun, na nandun siya. Baka matakot sila. Baka matakot. At saka, baka parati na mag-ano yung kaluluwa ba sa kanya. Nakikita mo pala ako. Nakikita mo pala ako. Kasi nga, may one time dun sa pinatatrabahuan niya dun sa ano sa Maynila din. Isa siyang katulong din. Naguhugas siya ng pinggan. Tapos? Yung ng mayayaman, di ba, may glass na magaganon. Para kanila unsing ba? Nakikita ang view. Oo, tapos habang naghugas siya ng pinggan, gumaganon siya. Ganun. Tapos pag ganun niya, doon sa sulok din talaga. Sa sulok. Nakita niya yung nakita niya yung maitim na tao. Yung alta ba? Kapre. Hindi siya kapre. Kasi hindi naman siya nagsisigarilyo. Yung mapula lang yung mata. Yung tanto nga. Ganun. Tapos pagkakita niya sa nung pag ganyan niya, bumaling siya ba? Bumalik siya. Nag-ay-to-ay na sila nung agta. Nag-ay-to-ay na sila tapos. Pag ganun, nagbalik siya dun. Nagbuhugas. Anong ginawa? Sabi nung agta. Nakikita mo pala ako. Face to face, hinaharap-harap niya talaga siya. Sabi niya, nag-goosebumps. Kumasin ba lang yung mo? Oo, kasi sabi talaga niya na gumaganon talaga yung agta sa kanyang mukha. Sa kanya ng mukha na, hoy, andito ako. Tinatakot siya. Oo, alam ko nakikita mo ako. Pero siya, parang hindi niya binabaling ba. Hindi niya inaano yung agta. Naguhugasan siya ng pinggan. Binabaliwala. Binabaliwala niya. Pero yung mukha talaga nandito na gumaganon-ganon sa kanya. Hindi siya natatakot. Natakot mo niya. Nakabahan ako. Mayroon lang sa ilaw kanina. Marami siya experience sa bahay. Doon sa kung daanan ng mga malalaking puno. Hindi lang niya ino-open up kasi baka marinig ng mga engkanto na nakakikita siya. Baka pag anuhin siya, guluhin siya. Baka pag tripan siya. So yun yung mga worst experience ko sa bahay, yung malapit ako mamatay kasi binangungot ako. Grabe talaga yung bangungot mo. Yes. Marami rin ako experience sa bahay, mga. Akala ko experience, Saka dun, naririnig namin sa bahay na may nagtatahi. Kahit wala namang nagtatahi, wala yung mother ko. Yung mga ganun sa makina ba?
Nay! Nay! Mas ka tao na rin pag ganun ko walang tao. Ah, sorry, wrong entry. Kabata ko. Mana ka sa pala sa garden? Muna akong diganahan nga yung bahay na may either piano, yung diba? Mga tumutunog. O yung mga tumutunog, yung clock na malakas, yung TikTok niya paggabi. Patapot din. So, ano bang experience mo? Wala kang experience? Wala bang experience? One night stand at saka... So, that's Bating's experience and we will wait for the other. Alam ko si Jigjag may experience niya sa Manila eh. Sa lahat kasi sa amin dun sa Manila, si Jigjag lang yung nilapitan. So, abangan natin yung kwento ni Jigjag later. Thank you for watching O Divas Vlog. Please subscribe and hit the notification bell for more updates. Thank you for your support to O Diva and the Social Climber Squad. Have a nice day. Thanks.